naman po bilang isang trainer ng barista, paano po kayo nagsimula as a barista? So sa pagiging barista, hindi to madali. Magsisimula ka talaga sa baba. Yeah. So nung una, wala talaga kaming idea. So nag-start muna kami sa YouTube so kung paano mag-latte art. So struggles talaga, kailangan mo magsayang ng gatas, kape. Pero kung seryoso ka naman po sa ginagawa, which is yung passion mo, magagawa mo po yun. Sir, so, gano'ng katagal po kayo nag-train on your own, no? You train yourself, di ba? So self-taught kayo. Mm-hmm. Gano'ng po katagal to? Mahirap mag-study sa paglalatte art. Kasi usually YouTube lang naman pinapanood mo. So iba pa rin yung actual. Kasi nga, hindi mo alam yung tamang control ng jug sa paglalatte art kung YouTube lang. So it been 5 years na sariling sikap lang talaga. Kasi 7 years na akong barista. So after ko matransfer sa company, which is yung company ko open naman sa amin kung na mag-practice kami. Kasi nga, yung church namin, sabi nga niya, puti mo nga yung mga professional, kagaya ng mga professional sila Manny Pacquiao, is kahit na magaling na sila, practice pa rin sila ng practice. So sabi niya, di bali magsayang kayo, at least natututo kayo. Kaya yun po yung naging way din para gumaling ako. So siguro araw-araw ako nagpa-practice. So yung nung sumali kayo sa kailan po yung first competition, yung kauna-unahan ninyong barista competition na sumali? So bago ako nanalo sa mga competition na sumali ako, siguro mga 4 times akong natalo. So sa first, siyempre sa first na competition, nalungkot kasi may mga nag-expect na manalo ka. Pero hindi naging daan yun para panghinaan ako ng loob. Kundi mas naging naging inspiration ko para magpursige pa dalo sa ginagawa ko. Kasi yung feeling na naiinggit ka sa mga iba na nanalo na sana ako rin, so yun. From the second naman, ganun pa rin, talo pa rin, pero hindi ako talaga pinanghihinaan. Hanggang sa pangapat, talo pa rin. So sa panglima, which is 2020, malaking event yun dito sa Kuwait kasi yung judge is international din. Na champion siya sa Italian. Sa Italy, ng latte art. Then, tapos malaking ano ba yan, sa stage ka. So yun, nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, gusto ko manalo. And yun, alhamdulillah, nanalo ko. So, ano yung design mo na pinananulan mo? So, first, pre-pour yun. Ang ginawa ko is seahorse. Okay. Sa pangalawa naman, dalawang cup yun, dapat parehas. Squirrel. Dalawang squirrel dapat parehas yun sa isang pass. Tapos yung sa finals naman, seahorse pati squirrel. So, yun. Sir, yung second, nanalo po kayo as champion nun. Champion ako. Yung second po ninyo, nag-champion uli kayo. That's 2021 yata? 2021. January din. Yung first is January 2020. And then yung second naman is January din, 2021. So, yun din. Which is, kumbaga, dahil sa pagsali ko sa mga competition, kabado ako eh. Lahat naman yan, kinakaban sa... Siyempre yung pressure na nasarap ka ng tao, lalo na hindi ka sanay. Pero siguro so dahil sa lagi kong pagsali sa competition, nasanay na rin ako. So yung pagninig ng kamay is parang ano, nasanay na rin na wala na. So alhamdulillah. Sir, sa mga struggling na mga nagbabalak na maging barista dyan, ano po ang mapapayo ninyo sa kanila? So, ang mapapayo ko lang, mahalin nyo lang yung ginagawa nyo sa pagbubuhos, paglalatte art. Araw-araw lang kayo mag-practice. Sa pagpa-practice, huwag nyong isipin na makakagawa ako yung bang, like for example, gagawa ko ng seahorse. Yung nasa mindset mo is seahorse lang lagi. Dapat
muna, ang unahin nyo is yung pag-perfect nyo, pag-steam nyo ng gatas. Kasi doon nagsisimula lahat. Kahit na maganda yung control nyo sa jab, kung yung sa pitcher, kung sablay naman yung pag-steam nyo, wala pa rin. So, start from the basic nga, ikana. So, simula kayo sa cart, sa basic, tulip, sa especially yung Rosetta. Kasi yan, dyan nagsisimula lahat ng mga pattern ngayon eh, sa Rosetta. So, dapat yun yung ma-perfect nyo. So, mahirap pag, mahirap sa umpisa. Talagang mahirap. Pero, mahalin nyo lang, isa puso nyo, magagawa niyo. Shout. Sir, thank you very much po. Maraming salamat. Welcome.